Hello, Angel. Magandang hapon. Ay, kumusta ka na? Inaayos ko lang po, diba? Oo. Oh. Ano yan? Bakit baklas-baklas na yan? Ano po? Oo, pero din namin ni tatay. Parang napansin mo, parang pasikat ka na ng pasikat, ha? Masaya ang Team Daddy Frankie nung na-feature siya sa TV Patrol na pansin siya ni Kabayan Noli de Castro. Pero tanuin ko, ano naman ang mga pagbabago sa buhay mo mula noon hanggang ngayon nakikilala ka? Nani? Kabayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kababayan, magmula po ng maiiri ni Kabayan Noli de Castro ang ating na-discovering si Angel, the Lady Mechanic ng Gentry. So, samahan niyo ko mga kababayan kung kumusta na nga kaya si Miss Angel. Ang ating na-discovery na estudyante na magaling magmekaniko kasama ang kanyang ama. Kaya mga kababayan, kumusta na kaya? May pagbabago na ba sa buhay ni Miss Angel? Teka lang, may langgam. At ano na kaya ang mga pangyayari sa buhay ng ating na-discovering si Lady Mechanic? Kabayan, sa mga hindi nakakakilala kay Miss Angel, samahan niyo po ako nang malaman niyo ang totoong kwento ng buhay ni Angel at kung paano na-discover ng Team Daddy Frankie. Samahan niyo po ako at kumustahin natin ngayon. Diretso tayo sa video, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, nandito na po tayo sa lugar nila, Miss Angel. Kukumustahin natin, aalamin natin ang kanyang mga buhay-buhay, kung ano na kaya ang nangyayari ngayon. Mula nung naiiri siya sa TV Patrol. Samahan niyo ako, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, dito na tayo si Angel. Medyo ano, may ginagawa. Hello, Angel. Magandang hapon. Ay, kumusta ka na? Inaayos ko lang po, diba? Oo. Oh. Ano yan? Bakit baklas-baklas na yan? Ano po? Oo, pero din namin ni tatay. Ah. Binaklas po namin kagabi. Ah, binaklas nyo kagabi. Ah, Angel, magandang hapon sa'yo. Tignan mo, marami kamay mo. Lagi naman eh. Tuwing punta ko, hindi ko na nakitang malinis yung kamay mo. Ah, overhaul. Overhaul yan? Oo po. Pangit pala ng motor pag ano, no, nabiyak-biyak na. Naiintindihan mo lahat yan? May babalik mo lahat? Opo, sa ganito lang po ako nalilito sa mga transmission. Ah, medyo nalilito ka minsan. Opo. Pero makukuha pa rin. Opo. Nalilito lang. Opo. Ang importante, kaya pa rin ibalik. Kaya po. Ang galing mo talaga, no? Patingin. Oo. Oh. Pwedeng hawakan? Sige po. Nahilaan nakita ng mga ganito, eh, no? Ano to? Sa loob, pinakaloob na ng makina talaga to? Opo. Ano ba ibig sabihin pag overhaul? Ano po, kadalasan po kasi pag sinasabing overhaul, yung sa mga ganito po, kadalasan po yung bingkaw yung ganito. Eh pero po dito yung sa may connecting rod, sa may sigunyal. Connecting rod, sigunyal. Pinakailalim na talaga ng makina to. Opo, yung sa may ano. Usually pag sinabing overhaul, mga magkano ang gagastusin ng customer, ng may-ari ng motor? Alam ko po pag kay tatay yung sa ganito po, hindi ko po kasi sure eh, pero minsan po yung labor umabot din po na 1,000. Ang labor ng overall umabot na 1,000? Opo. Ah, depende, depende pa rin pa po sa sira. Sa mga papalitang pyesa. Opo. Ganun pala yun, no? Yeah. Okay, Angel, kaya kami nandito. Okay lang? Opo. Ah, thank you. Kumusta ka naman na? Okay naman po. Parang napansin mo, parang pasikat ka na ng pasikat, ha? Ha? Napanood ko kasi yung ano, yung pinuntahan ka pala ng TV Patrol dito. Opo, pinuntahan na ako. Napanood kasi namin, kaya sabi ko, kumustahin ko kaya si, ano, kumustahin ko si Miss Angel. Ano na pagbabago sa buhay niya? Sabi ko, sikat na, no? Okay naman po. Okay naman. Maayos oh, na. Mga kababayan, mga kabarangay, bago po napuntahan kasi ng TV Patrol si Miss Angel, ay alam kong alam nyo rin
na nag-viral na po yan sa Team Daddy Frankie. At masaya po ako, masaya ang Team Daddy Frankie nung na-feature siya sa TV Patrol na pansin siya ni Kabayan Noli De Castro. At sana magtuloy-tuloy yung karir mo na mas makilala ka pa at matupad mo lahat ng pangarap mo. Oo. Oh. No? Tsaka syempre, itong karir mo na to, yun, pinaka-the best, pagpatuloy mo rin, samantalain mo rin mag-upload sa channel mo para makilala ka rin. Para papakinabangan mo lalo yung talent mo. Kasi iyan ay para sa'yo. No? So, yun, masaya ako. Alam mo ba ilan na yung views ng kay Noli De Castro? Nasa 1 million na rin po eh. 1.8M na siya. Opo. No? So, ang bilis. Kaya congratulations. Basta masasabi ko lang, huwag kang magbabago. Opo. Kung ano ka, nung nakilala ka ng Team Daddy Frankie, at kahit saan ka makarating, sana walang magbago. Pero tanong ko lang, di ba? Basta sabi ko, huwag kang magbabago. Always down to earth. Yung payo lagi sa'yo ni Daddy Frankie. Pero tanungin ko, ano naman ang mga pagbabago sa buhay mo mula noon hanggang ngayon nakikilala ka? Ngayon po, simula nung nakilala po ako, parang mas lalong dumami po yung mga kaibigan ko. Tapos, parang kada, minsan po kada labas ko may mga bumabati po sa akin. Ganun. Wow. Pero pinapasalamat ko rin po yun sa inyo kasi po kung di rin po dahil sa inyo, kung di niyo po ako natuklasan, wala po ako ngayon sa sitwasyon ko. Tulad po nun na pinapuntahan po ako ng CEO ng JRP. Kasi pinapuntahan ka na? CEO po. Ng? JRP. Oo, tapos? Iniimbitahan po ako na pumunta sa event nila. Wow, okay yan. Maganda yan. Diba? Bukod doon, syempre, nabalitaan ko rin, diba? Sa school ninyo. Oh. Proud na proud ang buong school campus, mga kababayan. Kung noon, hindi pa natin nadidiscover si Miss Angel, parang wala lang. Pero ngayon, mga kababayan, sige nga, ikwento ko. Kasi narinig ko eh, nalaman ko na kung parang gumagawa yata ang kanilang school na ipakilala si Miss Angel para maging huwaran. Paano nga ba? Ano ba nangyayari sa school nyo? Ano po, nung time po na, may yung sa kaibigan ko po kasi, ka-grade level ko po siya. Opo. Tapos po, yung may nag-discuss po sa kanila na ma-teacher po. Tapos po, parang pinakita po sa kanila yung video ko na sa TV Patrol nga po, na ginawa pong motivation sa buong klase po. Oh, galing. Ganun po yung ginawa. So, mas lalong ano, mas sisikat ka ngayon kung dati nagbabasketball, tapos nandito, tapos no? Anong feeling, anong pakiramdam na nung kung noon walang nakakapansin sa'yo, anong pakiramdam, feeling na nasa TV Patrol ka na, nasa TV ka na, na maraming humahanga? Simula po no, nung ganun nga po, na parang na-expose po ako, tumaas din po yung confidence ko na sabi ko, kung mahihiya lang ako, wala rin po mangyayari sa akin na tulad nga po nun, di ba pag nagbablog po, kinakahiya ko rin po. Na simula po nun, nasabi ko, kung di ko aalisin yung pagkahiya ko, wala pong mangyayari sa akin. Yun po. Tapos po nung time na parang dati po, kasi sobrang insecure din po ako sa sarili. Nahihirapan, sorry. Kuha ko ng upuan para nahihirapan si Miss Angel. Angel, upo ka, nahihirapan siya eh. Sige. Sige, para may kwento niya. Yan kasi. Sige. Simula po nung yun nga po na na-expose ako, na wala po yung mga insecurities ko. Tapos halos lahat po na napataas ko po yung confidence ko sa sarili ko. Yun. Di ba sinabi ko sa'yo noon, nung tinuturuan pa lang kitang mag-vlog, basta huwag kang mahiya. Kahit may camera, huwag kang mahiya. Bakit ka mahihiya? Isipin mo lagi, bakit ako mahihiya? Wala naman akong inaagrabyadong tao. Wala akong inaapakan, wala akong sinasaktan. Kailangan be proud ka, ipakita mo, para maging magandang halimbawa, di ba? Oh. Yan. So, may mga ano sinasabi ng mga kaibigan mo dito nung nakita nila, bigla nila napanood sa TV, ikaw? Ano lang po, nung sa school po,
Madami nga din pong bumabati sa akin. Uh-huh. Tapos po nung minsan lang po pag yung inaasar po ako ng mga parang nahihiya po ko. Doon po ako nahihiya ng maigi. Kasi po ewan ko po pag naasar, parang pong inaasar po ako na ganun. Tulad po nung kay Dex. Uh-huh. Sabi po nila na in love daw ako ganun kay Dex. Uh-huh. Yung sa about sa parang binubuli, parang kinukulit. Opo. Doon po ako nahiya sa mga ganun. No, hindi, hayaan mo lang. Parang lang yun. Ang pinakatotoo niyan, yung mga taong naggaganon, ang totoo niyan, sorry sa word na, ang pagkaalam ko, parang nainggit lang eh. Kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Diba? So, yung mga ganun tao, gawin mo silang inspirasyon. Diba? Sabihin mo na lang na hindi nila kaya yung ginagawa mo. Ano naman ang sabi ng mama at papa mo nung siyempre nakita nila yung anak nila nag-i-improve? Nung time po na parang na-expose po ako nung maigi, na si mama po parang umiyak po sa akin kasi nga po naging proud daw po siya ng maigi. Kasi nga po nagawa ko yung mga ganitong bagay po na nakarating ako sa ganitong sitwasyon. Tapos po nung time po na yun nga po na kinausap kami nun sa JRP kasi po gustong-gusto ko po talaga na maimbitahan nun. Mm-hmm. Tapos yun po, at natuwa rin sila mama na kahit ganito lang po ako, nakakamit ko po yung mga gusto ko. Yun. So basta ipag-pray natin. Alam mo, sa totoo lang, marami talagang umahanga sa'yo at maraming magulang na nainggit sa magulang mo kasi nagkaroon ang magulang mo ng anak na isang Miss Angel. No? Kaya para tuloy-tuloy, ipag-pray mo na mas marami pang makakilala sa'yo. Malay mo, may mag-sponsor sa'yo regarding sa pag-aaral mo para mas mapalawak pa natin yung kaalaman mo sa pagmimekanik. No? Basta payo ko lang, huwag na huwag kang magbabago. Kung ano yung angel na nakilala ko noong umpisa, at kahit saan ka makarating, huwag ka magbabago. Always mapagmahal sa kapwa. Always mapagmahal sa magulang. Baka darating yung point na pag gumanda ng karir mo, yumaman ka na, parang gagawin mong utusan na lang ang magulang mo. Parang ganun. Hindi ko sinasabing ikaw yon. Pinapaalala ko lang. Kasi may mga nakikita akong ganun. Na yung anak, nung yumaman na, ginawa ng yaya yung nanay. Diba? So, wag naman sana natin gawin yun. Kaya na sinabi ko, hindi ko sinasabing ganun ka. Nagpaalala lang ako at lagi kang tumawag kay God. Wag mong kakalimutan yun. No? So, yun lang naman ang reason na punta ko dito, mga kababayan. Although, minsan, pagka walang pasok, sinasama-sama namin siya para masanay po siya sa aming pagbablog. Pero ilang araw namin siyang hindi nakasama. Kasi pagka weekdays, binibigay namin yung time sa kanya para sa kanyang pag-aaral. Pero tinatanong din namin siya or nagme-message siya sa amin kung gusto niyang sumama sa amin, kung may time siya or kung naka-schedule siya dito. Nasa kanya pa rin ang desisyon kung ano yung gagawin niya. Dahil sabi ko nga, tayo, may kanya-kanya tayong desisyon at tayo mismo ang gagawa ng mga kapalaran natin. No? Sa walang, basta good luck sa'yo. Masaya ako para sa'yo. Sana mas sumikat ka pa. Siyempre, yung page mo. Sana, tapos sa mga kababayan, sa kanyang YouTube. Ayan, Miss Angel, the Lady Mechanic. Support nyo po ang kanyang YouTube channel. Malaking bagay po yun, mga kababayan, para sa kanyang pag-aaral. Dalasan mo lang pag-upload. Oh. No? So, ayan, buti nga, no? Akala ko hindi ka namin maabutan. Marami ba kayong customer kanina? Madami din naman po kanina. Oh, yeah. Kasi mga kababayan, nadatnan namin dito, nagliligpit na. So, ito, anong brand ba ito? Anong motor? TMX155 po. Teka lang, dads. Dalhin ko muna po. Dadalhin? Yun ba yun? Opo. Teka, ako na lang. Mabigat yata. Sige, dalawa tayo. Bubuhatin mo ito, mabigat? Kaya, no. Kaya. Ayan. Oh? Ay, ito. Oh. Gano'n na katagal ito? Kagabi lang po binaklas. Hindi, ibig ko sabihin, how old na itong motor na to? Alam mo? May idea ka? Wala po eh. Kasi pero baka ma-old na po ata. Old na? Oh, kasi parang lumang-luma na. Kaya pa to? Pag naibalik, tatakbo pa? Opo. Ay, ganun? Parang nakakapagtaka, no?
Sabagay, kung hindi mo trabaho. Pero kung ikaw lang mag-isa, kaya mong ibalik na yan maglahat? Sa totoo po, hindi ko po kasi kaya pa talaga yun sa pinakaganyan po sa mga transmission. Pero kung ano po, kung maalalayan naman po, kaya ko naman po ibalik. O sabagay, siguro dahil sa puwersa. Opo. Ang kulang sa'yo pa yung force mo. Pero alam mo nang ikabit-gabit. Opo, alam naman na. Ang galing. Pero nung binaklas, dalawa kayo ng tatay mo? Opo, dalawa po kami ni tatay. Talagang ano, focus ba yung tatay mo rin? Talagang pinupokus kaya para matuto? Hindi po. Andito lang po ako natapos si tatay nakaupo dun sa may ano. Pero pag hindi ko po kasi talaga alam, tinatanong ko po talaga kay tatay. Gaano mo kamahal ang pagmimekaniko? Ano po, parang naging kasiyahan ko na rin po to kasi po ano, ito rin po yung nagiging libangan ko pag wala akong ginagawa. Tapos po, masaya rin po ako kasi pag nakakatulong po ako dito sa shop, minsan po pag may sakit si tata, I mean yung sa uric niya po. Oo. Tulad po nun sa mga minor po, ako na po pinagagawa ni tatay. Ano po, pinagkakatiwalaan na po ako ni tatay. Sa mga minor-minor? Oo po, kasi okay. Po, kaalam ko naman na po. Tapos po yung sa mga, minsan pag ganito po, kunyari po pag nabuo na po to, parang pag sa tulong ko kay tatay dito po, tapos pag umandar po siya ng maayos eh, parang nakakatuwa po kasi natutuwa yung mga customer na nakikitang maayos yung pag-andar ng motor nila. So ibig mong sabihin, pag may natapos kang gawa at naging satisfied ang client mo, parang masaya ka rin. Opo. Ang galing naman, no? Nakakatuwa talaga mga kababayan. Isa ka talagang huwaran, Miss Angel, no? So salamat at teka, ang grasa ng kamay ko, ano? Ganun. Ito ba yun? Oh. No? Isa kang huwaran talaga. Sana maraming gumayat sa'yo ng mga kabataan dyan, no? Okay, so ayoko na masyadong pahabain to mga kababayan. In-update ko lang kayo regarding kay Angel. Masaya ako. Tayo tayo, Angel. Masaya ako at nadatnan ka namin dito. At syempre, masaya ako sa karir mo. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawang pag-support ninyo sa amin, sa Team Daddy Frankie, at syempre kay Miss Angel. Nawa, gabayan pa siya lalo ng Panginoon at matupad niya lahat ang kanyang mga pangarap. Nga po pala, Daddy Frankie, nagpapasalamat po ko sa iyo kasi na nung na-discover mo po ako, mas lumawak po yung opportunities ko. Tapos po, maraming salamat po kasi naging pam din ako ng Team Daddy Frankie, at saka po sana maging malawak pa po ang Team Daddy Frankie. Malawak pa. Salamat. Oo. Tapos po, maraming salamat din po sa pagsuporta nyo rin po sa akin sa mga pagtuturo nyo po na kung paano mag-vlog at kung paano po tumaas yung confidence ko sa pag-vlog. Mga kababayan, mga kamekanika, sana po tuloy-tuloy pa rin po yung pagsusuporta natin kay Daddy Frankie tsaka sa buong Team Daddy Frankie para po marami po silang matulungan kami na sa tulad ko po na nagsisikap din po na para makatulong sa pamilya. Yun lang po, sana po sumuporta rin po tayo kila Daddy Frankie tsaka po sa buong Team Daddy Frankie para marami pa pong matulungan. Yun, marami salamat sa iyo, Angel. Thank you so much. Napakabait mo. Nararamdaman namin na mula noon hanggang ngayon ay hindi ka magpabago. No? Kaya pag-pray natin, matupad lahat ng pangarap mo. Kaya yan mga kababayan, mga kabarangay, marami salamat. Lagi pong nagsasabi si Daddy Frankie, hindi po kami makakatayo sa inyong harapan. Hindi namin magagawa ang mga pagtulong na kagaya nito kung hindi rin po sa inyong walang sawang pagsuporta, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating nasa ibang bansa at ganun din sa ating mga kababayan OFW. Ganun din sa ating mga followers, subscribers, supporters po. Kaya mga kababayan, maglalambing din po si Daddy Frankie. Support nyo rin po si Miss Angel, the Lady Mechanic, sa kanyang YouTube channel. Ganon din sa kanyang Facebook page. Siyempre, bago matapos ang lahat, shoutout ko muna ang Team Rise Above. At siyempre, sa aking team, na kahit saan man ako nagsabi, saan ko man sinabi magpunta, ay hindi sila umaayaw. Kahit anong init, kahit saang anong oras, ay laging nandyan ang aking team. Kaya nawa, gabayan tayo ng Panginoon, matupad lahat ang ating mga pangarap. Maraming salamat. God bless po.